Ito yung tama niya, oh. Yan. Okay. Gusto ko lang malaman nyo, mga kabady, na ingat tayo lagi sa mga ganito. Kasi meron talaga. Hindi natin masasabi, meron talaga ganun. Gusto nilang kumita. Pero tayo naman ngayon ang pipirmisyon nila. Wasak-wasak, mga kabady! Magandang araw. Welcome to my YouTube channel. May video ako, mga kabady. Ano lang to? Alarming. Kumbaga, kasi nangyari sa amin, mga kabady, na laslasan kami ng tubo ng diesel. Ang pagkakamali lang, mga kabady, ang nalaslas sa amin, yung return. Kaya hindi tumirik yung truck namin, mga kabady. Yan. Kaya ito yung pinapakita ko sa inyo, mga kabady. Ito yung tama niya, oh. Yan. Hiniwaan yung i-return ng tubo sa ibabaw ng tangke. Kaya nagkaroon ng problema, mga kabady. Natapon ang natapon. Yan, mga kabady, yung silalim, oh. Yung ibabaw ng tangke, basang-basa ng diesel. Kaya napapansin ko, nangangamoy yung diesel sa kalsada. Kaya ang ginawa namin, mga kabady, tiningnan namin. Kasi hindi namin napansin, may naglaslas ng tubo ng diesel namin sa ibabaw ng tangke. Kaya tiningnan namin, ito na nga nangyari, mga kabady. Ito, tinanggal ko na siya, mga kabady, at papalitan natin. Yan. Yan o, buti ka mo, may baon kaming pamalit. Ito. May tubo kaming pamalit. Kaya dapat maging aware kayo, mga kabady. Kasi nga, mudos kasi yan eh. Mudos ng mga gumagawa dyan na pag nalaslasan ka ng tubo sa diesel, titirik yung truck mo, maririker ka na at matitikitan. Kaya mudos yan, mga kabady. Kaya ang ginawa namin, papalitan namin to. Ito, mga kabady. Yan na siya, oh. Sa ibabaw ng tank ito, mga kabady. May mapansin kayong wire dito. May mapansin kayong wire dito sa ibabaw. Sa floater yan, mga kabady, sa gauge. Sa gauge ng ano natin yan, ng dashboard, para malaman natin kung empty na ba yung tanke natin o marami pang laman. Ito yung wire na to. Yung dalawang tubo na to, mga kabady, yung dalawang hose na to, ito, intake. Yung intake na yan, papunta ng makina, papunta ng injection pump. Yan ang humihigop ng diesel sa tangke, papunta ng injection pump. Eh, lahat ng hinihigop dito, mga kabady, hindi niya lahat nakakain ng makina yan. Hindi lahat nagagamit. Kaya may return siya, mga kabady, itong isa. Return ang tawag dito. Yung sobrang diesel na papunta sa injection pump, buwabalik dito yan, mga kabady. Pero medyo mainit na siya kasi galing siya sa makina. Ang buwenas lang, mga kabady, ang nalaslas sa amin, itong return. Kaya kahit nabutasan siya, nagtapon-tapon lang yung diesel pero hindi siya tumirik. Yan. Kasi kung ito ang nalaslas sa amin, itong intake ang nalaslas sa amin, sigurado natirik kami at na-recare kami, mga kabady. Kasi kahapon, sa ano kami, kabady, sa track lane kami, kabady, doon ako nung kahapon eh. Kasi may mga nakatambay na recare doon. Pero hindi ko naman sinasabing sila. Kasi hindi namin nakita. Pero, modus kasi yan eh. Minsan na rin kasi nangyari sa amin yan. Na nalaslasan kami ng tubo ng nung nakaraan 2020. Ang nalaslas naman, return pa rin. Kaya hindi kami tumirik. Pero mas malaki dito ang laslas nun. Kaya ang diesel tapon ng tapon habang tumatakbo. Ngayon nalaslasan kami ulit. Ito, maliit lang. Kaya ang tapon niya hindi naman ganoon kalaki. No? Yan. Yun, mga kabady. Kaya ito ang gagawin natin. Pinalitan na namin. Papalitan. O, basang-basa ng diesel yung ibabaw ng tangke natin. Kaya ito, mga kabady, ito na yung pamalit. Oh. Kinabit ko na siya. Kinabit ko na para hindi tayo maubusan. Maging aware lang sana kayo, mga kabady, dyan.
kasi hindi kami na hindi namin napansin to. Nawala na rin sa isip namin kasi kumain kami habang habang nakapila kami sa truck lane. Hindi namin napansin na nahiwaan na pala kami. Kaya napansin namin na nangangamoy na ng diesel at nagtatapon na ng diesel yung ibabaw ng tangke. Yan. Higpitan na lang natin. Gusto ko lang i-flex to, ipakita sa inyo mga kabate, na magiging aware sana kayo sa mga ganito. Lalo na sa mga matraffic na lugar. Hindi natin masasabi kung saan sila nakapwesto. Meron talaga nang hihiwa yan mga kabate, para tumirik yung truck. Pag tumirik yung truck mo, mariraker ka na. Pag nariker ka ngayon, titikita ng lisensya mo, tutubusin mo ngayon yung truck mo sa impounding. Pira na ngayon, nila yan. Pagpasensya nyo na, nandito kami sa expressway. Papasok lang namin ng expressway. Kasi dito lang talaga pwedeng gawin to na hindi tayo marikir. Pinilit namin pinasok ng expressway to. Ayan, nakapit na. Antarin ko yung truck. Ayan mga kabadyo, mandar na. Ayan, hindi na siya tumagas. Napalitan na natin yung return. Kaya ang masama lang dyan kung ang intake ang malaslas sa atin. Yung intake mismo, yung matsambahan nilang malaslasan, kumasugatan yung tubo, tirik tayo sigurado. Ayan. Pag return lang, magtatapon lang siya, pero kaya pa rin tumakbo hanggat may diesel pa yung tanke. Okay, gusto ko lang malaman nyo mga kabady na ingat tayo lagi sa mga ganito. Kasi meron talaga, hindi natin masasabi, meron talagang ganun. Gusto nilang kumita, pero tayo naman ngayon ang pipirmisyon nila. Yeah. Kaya hanggang dito na lang to mga kabady, kasi papiyahin na kami. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang aktual na nangyari sa amin. Nalaslasan kami ng tubo. Buti ka mo, i-return ang nalaslas, hindi yung intake. Kaya hindi tumirik yung truck. Ang dumi na. Sa mga bago din sa channel ko, mga kapatid. Kung nagustuhan niyo yung video ko, paki-subscribe. Paki-pindot ng subscribe nandito. At paki-pindot na rin yung bell. Tsaka pindutin mo yung all para updated kayo sa mga bago kong video. At tsaka paki-like and share na lang din mga kabady ito. Yan. Maraming salamat. Lagi nang tatandaan. Huwag tayong mawala ng pag-asa mga kabady. Pag kaya ng iba, kaya din natin yan. Kaya always stay positive tayo. God bless ating lahat. Ingat sa biyay araw-araw. Adjourn.